Mismong kasama niya raw sa Team Pinoy ang nagkakalat ng black propaganda o paninira laban sa kanya. Ayon kay re-electionist Senator Loren Legarda, anya gusto raw kasi nitong makuha ang number one spot sa mga survey ng senatorial candidates. Tanong tuloy ng ilan, may lamat na nga ba ang koalisyon ng administrasyon? My report, si Jam Sisante. Nakakalungkot na ang kandidatong to ay tawag ng mga media, kilala nyo eh, Boy Corriente. Ginawa rin niya ito labang kay Pangulong Aquino dati. Kasama niyo ba sa Team Pinoy? Hindi pinangalanan ni Senador Loren Legarda kung sino sa Team Pinoy ang sinasabi niyang nasa likod umano ng pagpapakalat ng black propaganda laban sa kanya. Kanina kasi, tinawag si Legarda na Lady Corona na nagpapakilalang public interest advocate na si Luis Biraugo. Tulad daw kasi ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, hindi rin daw idineklara ni Legarda ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN simula 2007. Wala raw doon ang kanyang mamahaling condo unit sa Park Avenue sa New York na kanyang nabili umano sa halagang $700,000 o 36 million pesos noong 2006. Pero itinanggi ito ni Legarda. Sabi niya, nakalista na ito sa kanyang SALEN simula 2007 sa ilalim ng other investment o equity in real property. 28.7 million pesos rin daw lang ang halaga nito at hindi 36 million. 7.18 million lang ang kanyang idineklara sa SALEN dahil ito lang ang kanyang parte sa naturang family property. Ginawa daw ang black propagandang ito dahil may gusto raw kumuha ng kanyang number one spot sa mga survey ng mga senatorial candidate. Kailangan na po ako magsalita dahil hindi naman po maari na kung sino po ang malinis ang siyang binabato. The number one senator does not run away. May plano ba kayong kasuhan si Mr. Willie Fernandez on the alleged black propaganda? Ang masasabi ko lang po ay meron ako natanggap na email galing isang mamamahayag na may pangalan ganoon ang nandun at siya ay PR ng isang kandidato na naghahangad na mag number one, kaya nag black prop. Nang aming hingi ng kopya ng kanyang SALEN, hindi ito agad nakapagbigay. Nasa Office of the Senate Secretariat na daw kasi ito. Sa 23 senador nga, 7 pa lang ang nagsasapubliko ng kanilang SALEN para sa taong 2012. Si Senador Ping Lacson, tumaas ang net worth ng mahigit 6 na milyong piso dahil daw ito sa ibinayad sa kanyang 7 milyon pesos para sa paggawa ng pelikulang Hango sa kanyang buhay. Si Senador Chis Escudero naman, bumaba ang net worth sa 4 milyon mula mahigit 9 milyon dahil meron siyang property na kailangan ilipat sa pangalan ng kanyang mga anak matapos ang annulment nilang mag-asawa. Si Senador T.G. Gingona, halos nangalahati naman ang net worth kumpara noong 2011 dahil daw sa mga binayarang payables. Habang tumaas naman ang bahagya ang net worth ni Senador Antonio Terlianes IV dahil tumaas ang cash on hand at bumaba ang liabilities nito. Si Senador Bongbong Marcos, tumaas ang idineklarang net worth. Isinama daw kasi ang property ng asawa at tumaas ang fair market value ng kanilang mga ari-arian. Base naman sa joint SALEN ni Senador Bong Revilla at ng asawang si Congresswoman Lani Mercado, bahagyang tumaas ang net worth na ngayon 169.14 million pesos na. Ang 105 million pesos naman ang net worth noong 2011 ni Senador Serge Osmeña, tumaas ng bahagya sa 111 million pesos nitong 2012. Ang opisina ng ibang senador hindi pa sumasagot o sinabing sa Office of the Senate Secretariat na lamang kumuha ng kanilang SALEN. Nag-request na ang GMA News sa Senate Secretariat ng kopya ng mga ito. Jam Sisante, GMA News.